ito mga kabrothers. Ayan. May ilaw yung dashboard. Pero, ayaw. Ayaw. Ang gagawin natin mga kabrothers. O yan mga kabrothers. Bali, natanggal na natin yung cover. Ang nangyari, ito. Yo, what's up mga kabrother? Good morning. Mag-DIY muna tayo ngayon. Bali mga kabrother, meron ditong Toyota Corolla Altis 2007 model. Bali, ayaw mag-start. Pero may power siya. Kaya, tignan natin. Ito mga kabrothers. Ayan. May ilaw yung dashboard. Pero, ayaw. Ang gagawin natin mga kabrothers. Ito, ayan. Dito tayo. Ito yan, battery yan. So, punta tayo dun sa ilalim. Ito yung kable ng shifter. Ayan. Ang gawin natin. Ito. Buo natin. Para pumunta siya sa park. Ayan. Kasi naka-reverse yung ano niya eh. Yung nung maipit siya. Start natin guys ha. Start na. Patayin natin. So ngayon mga kabrothers, ang ayusin natin to. Ngayon ang gagawin natin, baklasin natin tong ano dito sa may shift. Ang kutob ko rito, yung shifter nya natanggal or may nasira. Ipakita ko sa inyo. Bali mga kabrothers, tatanggalin natin to. Bali yan, may dalawang tornilyo dyan. Ito sa ano, compartment, ayan na. May dalawang tornilyo dyan, ayan, tinanggal ko na. Tapos ito, tatanggalin nyo to. Ito, yan, kaganyan yan. Susungkitin nyo rito, para, maano siya, matanggal. Ayan. Tapos, itong connection ng lighter, yan, tapos itong ECT tatanggalin nyo. Pagkatapos, ito may mga tornilyo. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, ayan, tatanggalin nyo to para makita nyo yung kable. Natanggalin natin. Ay, ulog. Ito mga brothers, tanggalin natin to. Bali, apat. Nahulog pa. Tapos ito. Pag nabaklas natin to, malalaman natin kung anong sira nito. Kung may naputol ba o may kumalas na sa ano, shifter. Kasi mga kabrothers, pag ito, pag ginalaw mo kasi ito, kahit iganyan-ganyan mo itong shifter, hindi gumagalaw dun sa may transmission. Kaya siyempre ito may problema. Siguro shifter natanggal or may naputol. Baklasin ko lang ito mga kabrother. O yan mga kabrother, bali natanggal na natin yung cover. Ang nangyari, ito. Ayan, mga kabrother, ang nangyari sa shifter niya. Ayan, nahugot. Dapat yan mga kabrother, nakaganyan. Kaya natanggal siya.
kaya hindi gumagana. Ganyan siya. So, ang gagawin natin mga brothers, lagyan natin ang alambre, talian natin. Yung mga, kasi mga brothers, ayan, kita nyo yung nasa park siya. Kahit ikambyo mo siya, ayan o, kahit galaw-galawin mo to, yung indicator light, hindi siya gumagalaw. Kasi nga, ito ay nabunot. Ayan. Nabunot nga itong shifter. Nabunot nga ito. Ngayon gagawin natin, nilagay natin. Ayan, nilagay natin. Tapos, tignan natin yung indicator light na yan. Galaw nga. O, ayan na, gumagalaw na. Ayan. 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 Nakapark na. Ngayon, ang gagawin natin mga brothers, paras yun na. Hindi matanggal ito. Ito. Lalagyan natin ng alambre. Wala kasing lakto eh. Nakaganyan lang. May busing yan, kaya lang nadurog. Pero ang gagawin natin, lalagyan lang natin ng lock para hindi matanggal. So, ganun lang mga brothers. Yung mga brothers, bali kumuha tayo ng alambre. Bali, tatalian natin yung ano. Lalagyan natin ng alambre, lalagyan natin ng lock para hindi siya mahuhugot. Sa totoo lang mga brothers, may busing yun para masikip. Kaya lang, baka wala tayong makuha, kaya ang gagawin natin, alambre na lang. Okay naman to mga brothers. Oh yan mga brothers, bali ginawa ko na ng paraan. Yan, nilagyan ko ng lock. Kumuha ko ng wire, yung copper. Ayan o. Okay na siya, hindi na siya matatanggal. Nagsisip na siya. Okay na siya mga kabrothers. Yun mga kabrothers, bali okay na tong altest. Pero hindi ko pa napaparod test. I-share ko lang sa inyo mga kabrothers. Pagka nangyari sa inyo yung ganun. Yung no crank, no start. Kasi ganito yan paliwanag ko mga kabrothers. Automatic yung sasakyan nyo. Ngayon, natanggal nga dito sa no shifter. Natanggal yung shifter. Pag natanggal ang shifter, naiwan sa drive yung transmission or reverse, hindi andar kasi nga automatic. Kaya yung gagawin nyo, yung pinakita ko kanina, ganun ang gagawin nyo. Tapos, buksan nyo nga itong cover ng shifter, makikita nyo yung ano yung shifter na hugot. Kaya ganun lang ang gawin nyo. Sana mga kabrothers may natutunan kayo. Ayan, bali mga brothers. Ayan o. Ayan o. Atras na siya mga brothers. Kabanti naman. Ayan. Reverse. Bali, okay na siya mga brothers. Ayan. So, bali mga brothers, ibalik ko na lang to. Yung tinanggal ko rito, ito. Balik ko na lang itong cover. So yan, mga brothers, nakabit na natin yung lighter at saka yung ECT. Saka yung isang bulb. So, ibalik na natin. May naiwan mga kabrothers. Sana ito isa lighter. So mga kabrothers, ibalik na natin itong ano. Itong mga Phillips screw. Yun mga kabrothers, nalagay na natin ito. Yung apat na tornilyo. Ayan. Ilagay na natin ito mga kabrothers.
Ngayon nyo rito. Yan. Unahin nyo rito isaksak. Pagkatapos, yan. Tapos, mga ka-brothers, may dalawang ano rito. Ito. May dalawang tornilyo. The juice. Juice to, mga ka-brothers. Tornilyo rito. Ayan, mga ka-brothers. Higpitan ko na lang. So, ayan, mga ka-brothers. Bale, i-road test ko muna. Ayan. Okay na, mga ka-brothers. Swabing-swabi na uli ang takbo niya. Nagtataka ko bakit na ano, nabunot. Pero nangyayari talaga yun, mga ka-brothers. Lalo kung yung busing niya ay naubos na. Kaya ang ginawa ko, mga ka-brothers, siyempre walang busing, baka wala namang makuha. Ang ginawa ko, mga ka-brothers, nilagyan ko ng teflon para sumikip siya. Pagkatapos, nilagyan ko ng lock na copper para hindi siya, para siguradong hindi siya mahugot. So hanggang dito na lang, mga brothers, ang aking video. Sana ay nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.